Magandang umaga po. Kami po ay parte ng Behavioral Health Committee ng Mabuhay Health Center. Ako po si Gabriel Sumayon Garcia at ngayon araw na ito, kami ay magbibigay ng presentasyon tungkol sa pagpapanatili ng kalusugan at mabuting kalooban pagkatapos ng pandemya. Ito po ay mga bagay na ating pag-uusapan na yun. Ang una po ay ang tungkol sa mga pagbabago sa mga regulasyon tungkol sa COVID-19 sa California. Pangalawa ay kung paano pamamahalan ang mga bago at paparating na mga damdamin. Pangatlo ay mga maaring epekto ng iyong pangkalimot sa iyong nakaraan na gawain. At ang panghuli ay mga posibleng solusyon kung paano maaaring maalala ang mga dating gawain o rutina dahil sa mga pagbabago sa mga regulasyon at sa ating mga pamumuhay. Una po, gusto namin ibabahagi ang mga bagay na maaari nating asahan na mangyari tungkol sa mga regulasyon ng COVID-19 dito sa California simula sa June 15. Ito po ay mga update sa kasalukuyan at maaari pa rin itong magbabago sa susunod na mga araw. Ayon sa mga guidelines sa muling pagbubukas ng California, asahan natin na iiangat na ang paghigpit sa bilang ng mga tao na maaaring pumasok sa mga lugar kagaya ng mga restaurant, tindahan at iba pa. Iangat din ang mga patakaran ng social distancing sa karamihan ng mga negosyo. Kamakailan lamang, ang California din lumipat na sa yellow tier or pinakamulag na kulay sa color coding system. Pero aasahan din natin ang pagtatanggal mismo ng sistema na ito sa June 15th. At ang panghuli, ang lahat na nakabakunahan na ay hindi na uutusan na magsuot ng mga mask sa karamihan ng mga lugar maliban sa mga airport, eroplano, mga bus, tren at mga istasyon ng tren. Pero gusto po namin bigyan din na maaari pa rin kayong magsuot ng mask kung iyong pipilin at kung kayo ay mas comfortable dito. Ang mga mask ay lubos na irekomenda pa din para sa iyong kaligtasan at protection. Lalo na kung kayo ay hindi pa nababakunahan o kayo ay immunocompromised. Pagkatapos po namin ninyo marinig itong mga pagbabago sa ating mga patakaran, inahayaan namin kung kayo na ibahagi na ang iyong mga saluoban o kahit na isipan lang sa inyong sarili ang inyong mga nararamdaman. Ano ang inyong pakiramdam tungkol sa bagong normal na ito? Ang iyong mga damdamin sa pangangat ng mga regulasyon ng COVID-19? Sa akin, kahit na ako ay nasa babik na makita ang mga mapamilya at mga kaibigan, medyo nag-aalala pa din ako dahil sa mga mabilis na pagbabago. Medyo hindi din pa din ako komportable na makahilabilo sa mga lugar na may maraming tao. Magsusuot pa din ako ng mga mask para ako mas maging komportable. Kayo din po ba? At saka na yun na maaari na tayong magpakita sa mga ibang tao, medyo naninibago ako kumpara sa laging lang panatili sa bahay. Hinahanap ko pa din yung balensa kung paano ko mamumuhay sa araw-araw, paano ko alaga ng sarili ko. Kailangan ko mag-adjust o umangkap. Sa aming presentasyon na ito, sana matutunuhan nyo na kung paano umangkap sa mga pagbabago sa ating pag-aaraw-araw na pamumuhay. So, salamat ko sa inyong mga pagbabahagi pag in-answer niyo yung question ko po kanina. Ang mga ialagang pang mga emosyon na maaring niyong nabanggit o naramdam ay baka stress, anxiety, or pagkakabahala. Ito ay hindi baka pigilang pag-aalala o kaba or matagal na kalungkutan or pighati. Ito ay maaari natin maramdaman kapag tayo ay nawala ng mga mahal sa buhay, kagaya na yun dahil sa pandemya, o kahit ang paglulungkot dahil sa pagkawala ng mga bahay na hilig natin gawin bago ang pandemya. At fatigue or lubusang pagkapagod dahil sa mahabang taon na pamumuhay sa gitna ng pandemya na maaaring tumungo sa pagkawala ng motivasyon. So gusto din namin ibahagi ang mga ilang halimbawa ng mga bagay kung bakit maaari ninyong maramdaman ang mga bagay na ito. Halimbawa, gusto din namin ibahagi, halimbawa, maaari kang kabahan sa
isang mataong lugar, kagaya ng ating mga pinag-usapan sa grocery store, restaurant, simbahan, paglalakad, o sa bus. Dahil hindi na kinakailangan na magsuot ng mask ng mga ibang tao at wala ng social distancing, maaari tayong kabahan o pag minsan medyo hindi makapakali. Ito rin ang ating pag-aalala din sa ating pamilya, kaibigan at ibang mga mahal sa buhay at ang kanilang kaligtasan kapag sila ay lumalabas sa bahay. Kahit na tayo ay sobrang nalinggit, mas nag-aalala para tayo para sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay. So, paano natin physical na maranasan ang mga emosyon na ito sa ating katawan? Ano ang mga bagay na ating maranasan kapag nararamdaman natin ang mga emosyon na ito? Ang mga susunod na ilang halimbawa ng mga bagay na maaari nating maramdaman sa ating physical na pangangatwan. So, mga ilang dito ay hirap sa pagtulog, pagbabago sa pagkain, pagbilis o hirap sa paghinga, pagbilis ng tibok ng puso o sakit sa dibdib, pagpawis, panginginig, at pagsakit ng ulo. Ngayon na alam na natin ang mga emosyon na pwede natin maranasan kapag pag naangat na yung mga paghipit, ito ay may epekto sa pagbabago ng ugali kasi marami tayong pagbabago sa ating buhay. Isa po dito ay paglilimot ng gamot. Kasi mas madalas tayo lumalabas na yon yung umaga at sa gabi at sa umaga natin hindi na tayo sa bahay. Alam ko na madali makalimutan ang pag-inom ng gamot. Para wag po natin kalimutan kasi hindi ito maganda sa ating katawan natin pag nakalimutan natin. Kasi kailangan natin inumin mga gamot na instrukto ng doktor natin. Importante po na inumin nyo ang gamot nyo bago lumabas sa umaga at sa gabi. Sumunod sa instructions ng doktor. Tip po, pwede kayong maglagay ng alarm sa phone nyo para on time kayo pag-inom ng gamot. Pangalawa ay baka mas konti ninyo makita ang pamilya nyo. Pag yung instructions ay inangat na, mas madalas kayo magkocommit sa trabaho. Kahit magiging busy tayo, i-remember natin ang pamilya at make sure na may time pa din tayo kasa kanila. Pangatlo, baka hindi tayo nakakakuha ng sapat na tulog kasi sa mga bagong transition sa buhay at gawain. Lalo na pag maraming kayong karesponsibilidad, baka maging mahirap makakuha ng sapat na tulog. Importante ang tulog para mas manatili ng katawan malusog. I-prioritize ninyo para ito ready kayo sa next day, ang katawan sa isipan at isipan sa susunod na araw. Kailangan maging malakas tayo para masaya kayo at ating pamilya. Ang panghuli, baka makalimutan magdasal. Pagdarasal ay importante sa mga taong sumusunod sa reliyon. At kung kayo po ito, baka may malaking epekto to sa inyong buhay. Kaya ang pagdadasal at may importante sa iyong isipan at emosyon. Ang kawalan ng mga ito ay epekto sa ating kalusugan, kalooban at iisipan. Madami pa tayong mga ginagawa natin para alagaan ang sarili. Kaya importante na consistent ang mga gawain na ito sa ating buhay para good health tayo. So, ang pakiramdam na palagi tayong pagod at stress kasi hindi natin inaalagaan ang sarili ay tawag burnout. So, ano yung burnout? Ang burnout ay isang estado na emosyonal, kaisipan at madalas na physical na pagpapagod na dinala ng matagal o paulit na stress. Pag burnout tayo, hindi tayo nakakuha ng sapat na tulog, baka maikling pasensya at baka hindi natin ma-enjoy ang mga oras sa kasama ang mga pamilya at kaibigan o sarili natin. At hindi natin ma-enjoy ng mga aktibidad na goes on the day. Pag estudyante ka, burnout ay maaaring kumantong sa mas konting panganyak sa dumalo sa mga klase, pag-aaral, o gumawa ng mga takdang aralin at hindi rin gumaganap. Baka maging mahirap ma-meet ang mga deadlines at hindi makapag-concentrate sa klase at habang nag-aaral. Pag nasa trabaho ang isang taong burnout, baka hindi nala mag-give ang 100% kasi pagod sila at stress at yung katawan nila at ang kaisipan nila ay stress at pagod na. Sa seniors, ang burnout ay maaaring humantong sa hindi nasisiyahan o nais na gumagawa ng mga bagay na dating mong nasisiyahan. Tulad ng pagluluto, paghahardin, pagkikipag-chat sa mga mahal sa buhay, pag-ehersisyo, paglilinis sa pagligid ng bahay, or pagpapatakbo ng mga gawain.
ang burnout ay karaniwan sa mga buhay natin. Kahit common po ang burnout, kailangan natin alagaan ang sarili. Paano natin mapapiligan ang burnout? Ang ilang mga simpleng pagkilos ay sa pamamagitan ng pag-aalala ng oras upang mapapahinga. Tanggalin ang mga libangan na napapagsaya sa iyo at lumikha ng malusog na ligaya. So, sa madaling salita, pigilan ang mga hindi ginugustong damdamin sa pamamagitan ng paglilikha ng isang gawain na pinakamahusay na gumagana para sa inyo. Ngayon na alam na natin ang posibleng epekto ng pagbabago sa ating buhay, meron akong tatlong rekomenda para maalagaan ang sarili consistently. Una pa dito ay ang sarili. Alam ko na dahil inaangat na ang mga paghihigpit at maraming taong nabakunahan, lahat tayo ay tuwang-tuwa na makita na ang pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ang ibig sabihin nito din ay mas madalis kayong magbibisita sa pamilya, madali natin alagaan ang isa't isa, at sa gayon, huwag kalimutan, alagaan din ang sarili. Sabihin ninyo sa pamilya niyo at kaibigan kung anong gusto niyo. Halimbawa, paglilipat sa isang mas malusog na diet. Pangalawa, matakda ang mga reminders. Alam ko po na madaling makalimutan ang pag-inom ng gamot, pero importante ito, kaya magtakda kayo ng reminders at alarms, gamitin ang phone or journal. Magtakda din kailan kayo lalabas, matutulog, at magtatrabaho para organize ang ating buhay. At pangatlo, ito po ang paborito ko, ay palitan ng mga gawain. Huwag manatili sa isang gawain para ang buhay ay hindi stricto. Ang paglilipat ng iyong gawain ay nagbibigay ng saya at spice sa ating buhay. Halimbawa, ang ilang araw sa isang linggo ay maaaring maging abala at nakalaan para sa trabaho. Ngunit ang ibang araw ay maaaring mas madala at hindi mo kailangan gawin ang maraming mga bahay tulad ng nagpaplano. Halimbawa, marahil ay nag-eresisyo ka araw-araw, ngunit hindi mo magawa dahil na yun mong mas mabawas sa trabaho. Kung paano ka makakapagsaayo sa bagong pagbabago sa gawain at lifestyle. Baka gusto nyo mag-eresisyo palagi or hindi. Kung ano ang pinaka-best sa isinyong schedule, gawin ninyo. Lahat ng mga ipaplano ninyo sa schedule nyo ay para sa ginhawa ng sarili. Kaya pamahalin na or save your time po para maayos ang iyong oras. Importante na hindi ninyo masyadong glisan ang sarili sa pagbabago sa buhay at gawain. Kasi pwede din ito mag-lead sa burnout. Dahan-dahan lang ang pagbabago sa inyong routine at make sure na ang sarili ay mabuti at maganda ang kalooban. So tandaan, narito ang isang pag-aalala ng pares na nais namin tapusin ang pagtatanggal sa nang. Kahit na ang mundo ay nagbabago, ay hindi pagsabihin nito na buong buhay ay kailangan magbabago din. Maari pa rin tayong umangkap sa mga bagong pagbabago habang inuuna ang ating sarili at ating kalusugan. At ito ang pagkatapos ng presentasyon namin ng Behavioral Health Committee sa Mabuhay Health Center. Talagang masaya ako na nakinig kayo at at inaasahan ko na marami kayong natutunan at napamuhay na isang malusog na pamumuhay habang nasasayahan kaya sa mga bagong kalayaan ng pag-alis ng paghihigpit. Ako po si Gabriel Sumayang Garcia. Salamat po at have a nice day.